Tumaas ang presyo ng gulay, itinuturong dahilan ng masamang panahon at mga oil price hike. Live mula sa Marikina, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Ngayong Oktubre, gumalaw yung presyo ng mga gulay dahil sa pinagsamang epekto ng tag-ulan, pati ng pandemic. Mas mataas ang presyo ng gulay ngayon sa Marikina Market kumpara noong nakaraang linggo. Sabi ng mga nagtitinda, naka-apekto raw ang pagtaas ng presyo ng gasolina sa pagbiyahe ng mga gulay na karamihan galing sa norte. Ang sibuyas na pula, 120 pesos ang kilo at 100 piso naman ang puti. Noong nakaraang linggo, 80 at 70 pesos lang ito. Ang patatas, 70 pesos na mula sa 50 pesos kada kilo. Ang cauliflower at broccoli naman, nasa 200 to 300 pesos, tumaas ng 50 pesos. May ilan din naman bumaba. Ang talong at ang palaya, 60 pesos na kada kilo mula sa dating 80 at 100 pesos. Sa ngayon, matumal pa raw ang bentahan. Yung presyo, mahal. Kasi nga galing sa malalayo, di ba, pagdating dito, mas mahal pa siya. Kasi ano na, naibiyahe na. Pag kasi pagtag-ulan, mas lalang tumataas yung gulay dahil hirap dalin dito yon. Susan, hindi rin daw nakatulong yung issue ng smuggling ng mga gulay. At yung mga direktang epekto rito ay nawala raw yung mga imported na carrots. Samantala, paalala sa mga mamamalengke, huwag pa rin kalimutan ang health protocols dahil hindi rin talaga maiwasan na marami kang makakasabay sa pamimili. Ito ang latest dito sa Marikina, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.